Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Isinit Gaming YT. So, sa video na to guys, yung isang unit kasi natin nagkaroon ng problema. Yun ay nag-re-restart siya, for example guys, mga 1 minute na naka-on, bigla siyang magre-restart. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, eto guys, mga solusyon, posibleng solusyon kung paano ayusin pag ganun nang nangyari. So ito guys, panoorin nyo. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Isunit Gaming YT. So itong isang unit natin guys is may problema. So bale, nagre-restart siya guys. So ngayon, usually guys, ang unang-unang ginagawa ko is tinitignan ko muna yung RAM. So ito yan. Ginagawa ko guys is ini-erase dito. Yan. Tapos dito. Ang gagamitin yung eraser guys is yung malambot. So yung issue na ito guys is for nagre-restart na unit. So first try muna natin to. Tapos balik natin. Another issue din guys na nagkukos ng kaya nagre-restart yung unit. Minsan dahil mainit na itong itong heatsink niya, maaring matuyuan na siya ng thermal paste. So, i-check naman natin ngayon kung musta yung niya, kanyang thermal paste, baka natuyuan na. So, tanggalin lang natin itong So, itong unit guys is A8 po ito na 7650K. So, mag-isang taon na rin ito. Ngayon pa lang nabuksan. So, ayan. So, tuyo na nga rin. So, makikita nyo, parang powder na siya. So, ngayon guys, paglilinisan natin ito, gamitan lang natin ng tissue. Ayan. So, dito guys. Ayan. So, ayan. Tinatap na siya. Then, dun sa may processor, dun sa loob. So, tanggalin muna natin ito. So, yan. So, para makita nyo, yung processor naman yung sa loob. Oops! Sumagat. Ayan. So, ito, lilinisan din natin ito. I-wipe lang natin yan. Ah, so, mukhang okay pa naman. So, usually, ganito yung ginagawa ko guys, ha. Erase ng memory, tapos i-check yung thermal paste. So, medyo natuyan na nga. Yan, so, i-replace lang natin. Tsaka natin ibalik. Then, i-testing natin mamaya pag working yun. So pala guys, pag mag-apply tayo ng thermal paste, yan, so sa gitna lang, tapos konti lang, multi-size lang, parang butil ng bigas. Yan, so yan, sa gitna lang, then tsaka natin lagyan ng natin balik. Yun. So, balik. Oops. Kapala ng balik. Yan. Tapos, i-clip. Ayan.
So yan guys, pwede na natin i-test kung working na siya ulit. So punta tayo dun sa may PCnet para matesting natin. So yan guys, i-testing naman na natin yung unit natin na nilagyan natin ng nilagyan natin ng thermal paste tsaka in-erase yung RAM. So tingnan natin kung working na siya this time. Testing. So ayan, ipapatest lang muna natin kung mag-restart. Sabihin mo na lang sa akin pag mag-restart na. 1 week later. So hello guys, after 1 week, so ito yung unit natin. Na in-erase natin yung memory tsaka yung RAM, then pinalitan natin ng thermal paste kasi nga nagre-restart. So ngayon, nagre-restart pa ba yung unit? Hindi na. Oh, hindi na daw. So 1 week, so in-observe, okay naman na. So ito, pwede na i-deploy ulit. So ayan, mga kapiso, naayos natin yung nagre-restart na pisonet natin. So hindi lahat ng solution guys is pag nagre-restart siyang ganun. So maaari din talaga nasira yung OS. Pero pwede muna natin gawin to, yung ginawa nating solution dito sa video na to, which is pag-erase ng memory tsaka pagpapalit ng thermal paste. Kasi hindi rin naman ganun kadali mag-reformat ng unit guys, kasi abutin ka lang ng isang oras. So pwede rin yung clone, pero yung ginagawa ko talaga guys is ganito muna. So parang last option is yung reformat or magko-clone ng bagong OS talaga. So yan guys, sana nakatulong sa inyo. Thanks for watching. See you again sa next video natin. Bye-bye.